Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is Adelina. Ngayon po guys, ang isishare ko sa inyo ay tungkol po sa ating burritos na matagal ko na pong hindi na iriripat. Nakapatong po yan sa ating tower pot. So gusto ko po siyang ilipat doon. At last year pa po ito, ilang buwan na po yan dito nakapatong. Ayan, kaya po dito ko siya itatanim sa ating tower pot. Bali, tatlo po itong tower pot natin. So, dalawa lang po yung nandito. Ayan, nandito lang po sa maliit na pot yung ating burritos. So, nag-propa na po ako nito, guys. Ayan, so ito po yung burritos natin na nasa maliit na pot na ililipat po natin doon o iriripat natin doon sa ating tower pot. So, nagkaroon na po ito ng maraming babies o pups na tumubo dahil sa pinutulang ko na po ito kaya marami na pong sumusulpot. Ayan, habang pinuputulan natin guys ay dadami sila. So maliliit pa naman po yung kanyang tumutubo dito dahil sa hindi pa naman masyadong matagal na naputulang ko ito. So dalawa po ito guys na ating iriripat. Ito po guys, gusto ko sanang itanim dito sa isa nating tower pot. Ayan, pinag-iisipan ko kung paghihiwalayin ko ba sila, dito ko ilagay yung isang pot. Kasi po, naliliman siya ng dragon tail. So, baka hindi maging maganda yung kanyang magiging kalalabasan. Puputulan ko ng dahon ng dragon tail, sayang. O kaya, pwede ko siyang i-move banda rito sa akin. Pag-isipan ko na lang po muna kung anong gagawin ko. Tingnan po ninyo, ang kapal na po kasi ng dragon tail, yung dahon nito. So, maliliman po yung ating isang tower pot. So, baka maging leggy yung ating burritos at saka hindi mainitan. So, mainitan po siya, guys, sa pagsikat po ng araw dito sa umaga. Pero, pag bandang hapon na po, hindi na po dahil sa may bubong doon, mataas yung sa ate ko, tapos may puno, kaya hindi siya mainitan sa bandang hapon. Yung ibang burritos po natin guys, andito po sa taas. Kunin ko po tong isa. Pakita ko sa inyo guys na yung mga pinropa ko ditong dahon ay tumubo na po. Yan, chinek ko kasi nung isang araw na may tubo na po yung mga dahon na pinropa ko na ipinatong ko lang po dito sa ibabaw ng lupa. Ayan, lumalago na sila. Yan, dati maiikli lang po ito at saka kukunti lang. Ngayon po ay malago na. Ayan o, may mga tubo na po yung aking pinropang dahon. At saka meron na pong stem yung pinatutubo ko. Nagkaroon na siya ng maikling stem yung dahon. At saka sa isang dahon po ay tatlo yung tumubo sa kanya. Mamaya kukunin ko po yung isang dahon para makita po ninyo na madali lang po magpropa ng ating burritos para mabilis natin siyang mapadami. So, ayan guys, marami na din ditong tumutubo na maliliit. Ayan, ang kapal na po niya. May nalaglag po mga dahon kasi dito guys, lalo na kapag nagagalaw ko, yun, nasasagi ko siya kapag ganitong kinukuha ko. Hindi maiwasan po na may nalalaglag na dahon. So, yun, pinopropa ko po kaagad yun. Katulad po dito guys, mayroon ditong bawas yung dahon. Pero mayroon na pong another pups na tumubo na maliit pa lang. Yung nabawasan natin siya ng dahon na hindi sinasadya na nalaglag o nasagi po. Kaya mas maganda rin guys yung ganon dahil tinutubuan siya ng mga bagong pups. Kunin natin guys yung isa po ditong leaves na tumubo. Para po ma-share ko din po sa inyo guys. Ayan, ito po mayroon na siyang ugat, ang haba na. At ito po ang isang dahon na to ay nagkaroon siya ng tatlo. Yan. Pansin po ninyo, tatlong pups po yung tumubo sa kanya. Kaya mayroon na tayo magiging bagong burrito. So, madadagdagan tayo ng tatlong burrito sa isang dahon. So, marami na po tayong pinropang mga leaves guys na meron na rin pong mga tubo. Yeah, ipinangalat ko dito sa iba kong mga sakis, sa mga pot, ayan. Para pag tumubo sila, doon na lang po sila permanente. Kaya nilagay ko po sa mga pot nila o sa mga pot ng ating mga sakis, yung mga dahon.
Balik na po tayo guys sa ating tower pot at itanim na po natin yung atin pong dalawang nasa maliit na pot. At ilipat na natin dito sa ating tower pot. Yan, sabit ko lang po ito dito ng ating burrito sa taas dahil dito po nakasabit yung tatlo nating nasa hanging pots. Guys, kahit po nasa lowland tayo, pwede po tayo makabuhay ng burritos. Tara na po guys, umpisa na natin na tanggalin yung mga nakatanim dito. So, pansamantala lang po itong aking itinanim dito guys. Dahil po, nang ginawa ko po itong ating tower pot ay para talaga kay burritos at saka kay donkey's tail. Kaya po yung mga nakatanim dito is pansamantala lang sila dito. Medyo nakalbo na po ito guys na ating burritos dito kasi marami po akong kinuha dito ng pinropa ko. Nagputol na po ako dito kaya may papansin kayo na mga pinagputulan. At yun, itinanim na natin siya sa mga ibang pot. Dati po ang nakatanim dito ay yung ating pillow plant na maganda rin po nung dito sila nakatanim na tinanggal natin. So ngayon po ay talagang yung pinakang burritos talaga yung para dito kaya sila na po itatanim ko. Yun lang, yung ating pong donkey's tail, meron ako maliit na maliit lang po yung natira sa akin. May dulo lang pong natira sa akin na donkey's tail. Yung natira po sa aking maliit na donkey's tail, itatry ko pong padamihin siya para po dito naman po sa isang tower pot ko siya itatanim. Baka sakali pong mapalago ko siya. Tatanggalin na po natin ito guys na pansamantala kong itinanim. Marami naman po akong mga ganito. Kaya baka maitapong ko na rin po ito. Wala na po akong pagtataniman. So ayan po. Aalisin ko na po yung ating mga burritos dito sa ibabaw ng pot. Para mairipat na natin siya. At aalisin ko na po ito guys na mga pansamantala kong hanging plants na inilagay dito. So baka po ito ay maitapong ko na rin kasi wala na po akong pagtataniman. Madami naman na po tayong ganyan. So ayan, tatanggalin natin guys yung dati niyang lupa. So marami po itong buhangin guys yung dati nating lupa dito. Yung nandito po guys na soil mix ay 70% na pamis tapos buhangin at saka lupa. Kunting lupa lang po yung nandito. Kaya papalitan po natin ng bago kong DIY soil mix. So ayan po guys, natanggal na natin yung dati niyan lupa o soil mix. So nilagyan ko po dito ng malaking bato kasi malaki po yung butas nito ng ginawa ko. Baka mahulog po ang lupa kaya lagyan natin ng bato tapos ibabalik ko po dito yung net niya. Ngayon naman po, nailagay na natin yung net. Papalitan na natin ng bagong potting mix. So 70% po na lupa at saka 30% na pamis. So yun na po yung gamit ko guys. Meron na po tayong vlog niyan guys na ating bagong potting mix. So ito na po guys yung ating burritos na nairipat. Maulap po yung langit. Ayan o, maraming ulap, baka umulan. Hindi ko po ito didiligan, nakita po ninyo na may putik pa yung aking kamay. So basa po yung ating soil na ginamit. Hayaan ko lang po siya dito kahit po abuti ng ulan. Hindi ko na po siya tatakpan kasi pag nagripat po ako guys na merong lupa at inulan, okay lang po. Wag lang po yung wala siyang lupa na itatanim natin na iriripat. Tapos na biglang uulanin. Pero iba rin po yung pagtatanim ko noon na walang lupa na inulan. Yun naman po ay kung galing sa benggit. Pero kung kaalis lang po natin sa polybag yung ating sakis na tinanggalan natin ng lupa at titinanim tapos biglang umulan, yun po yung hindi ko ginagawa guys. Ito po ay hindi natin tinanggalan ng lupa at saka hindi natin binawasan. Inalis lang po natin yung kanyang pot. So guys, ang care tips po nito ni burritos, hindi po kasi siya maarte eh. Kasi pwede mo siyang hindi madiligan, tuyo na yung soil niya o pwede rin pong moist yung soil niya. Gaya po nito guys na isa nating pot ng burritos,
So ito po ay moist yung soil niya. Parang hindi nga po natutuyo yung kanyang soil. Pero tingnan po ninyo, may bago na siyang mga umuusbong. At saka hindi lang po isa, madami po sila. Kaya nakakatuwa po ito. Kaya hindi siya mahirap alagaan. Pwedeng moist yung soil niya. Pwede rin naman kahit na dry na yung soil niya. Saka natin siya didiligan. Ito po, kasi tingnan po ninyo ito. So moist pa naman yung kanyang lupa. Hindi ko pa siya didiligan kasi dinigan ko siya kahapon. Tapos umulan. Ayan, naulanan po siya. Oo nga po pala guys. Ang atin pong mga sakis ay rain and shine. Naka-net po tayo guys. Kung medyo malapit na matuyo yung soil niya, ayan, diligan na po natin. At saka minsan po guys, kapag hindi natin sila nadidiligan, pumapayat po yung kanilang mga dahon. At saka nagiging leggy din po kapag nasa shaded area nakalagay. Itong tatlo pong ito dati, nandun po sa gilid. So hindi po siya masyadong naiinitan dahil natatabingan ng mga dahon. Kaya nilipat ko po sila dito, naggumawa ako ng sampayan, sabitan. Yan, kaya ako po nilipat dahil yung iba po dito, leggy na, kailangan po nila ng sunlight. Pumapangit po sila guys kapag wala pong sunlight, pumapangit yung shape nila, nagiging hiwa-hiwalay masyado yung kanilang mga dahon, tapos mga payat yung mga dahon nila. At kapag kulang din po sa dilig, ganun din po yung nangyayari, nagiging payat po yung kanilang mga dahon. Dito po guys, sa pinagsasabitan nila, mga 2:30, wala na pong araw. Hindi na po sila naiinitan kasi meron pong bubong doon yung ate ko mataas. Doon po sa dati nilang pwesto, nagiging leggy sila. Yung atin pong mga burritos, kailangan po nila ng sunlight. Pangit pag walang araw, kaya kailangan po naaarawan sila kahit half day lang. Ganon po, obserbahan po natin yung ating mga plants kung ano po yung gusto nila. So yan guys, ang aking share at maraming pong salamat sa inyong panonood. Thank you for watching! Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa mga bago pong nanonood ngayon at paki-click din po ng bell button para po ma-notify po kayo kapag may bago tayong video. Kung nagustuhan po ninyo yung ating video guys, pahingi po ako ng thumbs up. Thank you for watching. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!